Paano mag ano? Excuse. Mga usually 5 to mga 5 minutes. Sunod. Siko. Kabila. Siko. Yung ginagawa niya, hindi ginagawa yun ha. Yung pagka-scrub, mag-uhold ng sabon. Ah? O sige, sige. Kunwari lang naman. O sige. Uhog. Kahit anong gawin mo, di matatanggal yung kuko mo. Dapat wala. Sabihin, hindi ka dapat nag-ano na mahabang kuko. Inaano mo pa yung ano, yung mga damo-damo eh. Nag-ano ka ba? Nag-hardin ka ba kagabi? Ano bang? O wala kang ano dapat mahabang kuko. Tsaka isa pa, wala nag-i-scrub na nandito yung ano. Suot mo naman. Oo, ano. Sige, pwede ha, mamaya. Oo, ayos na dapat. Nakaihi na kayo, naka-CR na kayo, lahat. Si Dr. Correa, plastic surgeon. Doon. O yung dalawang ano diyan, dalawang estudyante, kayo magbigay. Ha? Halika. Halito, halika. Ito, ito. Punasan mo yung dulo. Yung kamay niyo, punasan niyo sa dulo. Dulo, dulo, dulo. Hindi, huwag mo hawakan. Unsterile kay. Bigay mo, hawakan mo to. Oh, yan. Oh, bigyan mo didikit sa damit. Hawa, hindi hawakan mo. Yan, nawakan ko na, dirty. Iha, wag na ano, wag siko. Madumi yung siko, kamay lang. Oh, kamay lang. Okay. Yeah. Okay, kamay lang. Tuyo ka na? Nakatakot, no? Sige. Bigay mo sa kanya yung loob. Okay. Normally, ano ka naman, sterile ka din naman eh. Ayan, shot mo.
Okay. Sige, pasok. Sumagay, sterile ka naman eh. Nurse ka eh. O, sige. O, hawakan. Itali mo eh, ha. Huwag na, sterile ka dun eh. Sterile nurse ka. Hindi ka pwede pumunta sa likod kung magtali. Game. Mayayaman mga taga si ito yung mga buhok nito, oh. Kasi, there is a chance na ma-unsterile na siya. Ano ba eh? Hindi kayo pinag-scrub it. Tapos the resident has you, hindi tayo ni. Usually, hindi naman yan nakakarap sa'yo. Actually, tatalin din sila and then sa kanya sa kita. When you tie them, or kapag you will tie it for you, meron kasi, ayun. So, meron siyang talek sa unahan. So, hindi nyo aabutin yun from the top. You always get... Iho, kunin mo. Huwag kang pupunta sa harap, ha? Dito ka sa likod. Tapos, as much as possible, hindi din kayo pupunta sa gilid, hindi sa harap, to get it. So, talagang nandito lang kayo sa likod, tapos aabutin. Ganun. Okay? So, you have to tie. Pag inayin na din siya, huwag niyong hahawakan mo. Ito lang, pwede mong hawakan, pwede mong hilain. Tapos, tie it as is. Ngayon sa likod, tie it. Avoid touching the front. If you're asked to tie it. Ngayon, kung kayo naman yung nakagawin, pag kayo yung nakagawin at nakalaylay ito, hining-hini niya siya pwede hilangan. Okay? Huwag niyo gagamitin yung hand niyo na aakit. Sa nahuhulog. Hayaan nyo lang siyang nakaganyan until someone will pull it for you. Okay? So, never ever do that. So, bawal yun. Kasi, unsterile. Again, as much as possible, kung pwede, huwag mo munang ilabas yung hand. Pero kung ready na yung gloves, then you can already do it. Sometimes, walang nagtatali sa inyo. Kasi busy sila. So, pag nakaganyan lang yan, pwede ka actually mag-glove kahit nakaganyan. So, ingatan mo lang na hindi ka maansin. Meron at meron magtatali. Okay, maganda. Okay? Meron. Pero kung may co-clerk kayo doon, mas maganda rin. Sabihan nyo na siya, kung nakatayo lang siya doon, tali mo naman ako. Okay? We have to help each other. Ihoy, tali mo yung harap. Hindi, ikaw na magtali, iha. Kasi nurse siya na sterile. Ikaw kumuha sa likod. Ingatan mo yung tamaan yung ano niya, ha? Dapat hindi niya talaga matatali. Kabila, kabila. Ikaw, iho. Tali mo yung likod niya. Ingatan mo tamaan ng sleeves niya. Ay, oh, yun! Hindi, naano yan. Madali lang yan. Pagsanay ka na. Tapos, dito pa natatay. Actually, pwede mo nang hawakan. Pwede mong hawakan na ano. Tingnan, ano, apat na gloves. Kailangan lang. Avoid touching your gum if you're not yet. Oh, pwede na. Basta pati tumali. Sige, pingin. Apat. Dalawang, hindi lang baka Manila. Hindi mo pwede apat na pair. Dalawang pairs lang. Diyan lang, kaibigan natin to. Niloloko ko lang. Hindi naman dyan sa table. Yan. Tinotoxic ko lang ho sila. Huwag kayo mag-alam ha, ba ito ako. Okay. Ayan na. Ibang klase itong glove sila eh. Klase ng stereo. Oo. Pati glove mo ganun din. Yung mga, kayong dalawa, iha, iho. I, ano mo naman ito, mag-take glove kayo ng gantong gloves doon sa kabila. Yan yan. Tinam nyo oh. Naka ganun. Sorry, OC ako.
Kayo, hindi kayo. Tinan nyo nga kung paano yung nagtiklop. Hindi kayong dalawa. Para makapagtiklop din kayo dyan. Pag ang kamay sterile na, hindi na pwede ibaba. Oh, hindi rin pwede hanggang ano. Sorry ah, nanggugulo lang ako. Hindi pwede tumaas sa mukha. Hanggang dibdib lang. Hanggang dibdib at chan. Hindi na pwede ibaba. Hindi pwede. Yung talit nyo actually, yun yung magiging guide. You do not bring your hand below the waist na talit. Yun yung guide nyo. And then nothing above your shoulder. Ganyan lang. Talagang medal lang. Your chest. Okay. Okay. So, yung dalawa. Pasok. Tatong buhay, stereo. Tapos, naka-fold na yung gloves. Pag nakakita kayo ng ganun, ganun dapat yung shoulder. So, left and right. Huwag yung magbabalik na rin. Kasi hindi magkakasya. Masa-strangle yung kamay. So for the other hand, usually naman, pagbukas niyan, no, naka-open na left and right. So, kung ano yung dominant hand ninyo, whether it's left or right, yun yung isa-start ninyo na pag-push up. So, ang una ninyong lalagyan is the non-dominant hand. Okay? So, sometimes, pwede kasi na ganyan yung gun. Ako kasi, hindi ko talaga siya nilalabas. Pero, meron kasing iba na. Pingin na isang gun si Doktora. Okay lang na pahiram niyo lang. Nakalabas yung kamay. So, sometimes pinapayagan nila yun. Tanong natin. Open technique. Meron ka ba isang gown? Gown, wala. Wala. O, pingin na si Doktora. Tapos, mag-glock. Pag close technique, nakapasok pa rin yung hand mo inside the glove. Okay? Tapos saka mo siya i-glock. There are two ways. Pinaka-easy is actually the open technique. So once, let's say, naka-out yan, can pick up, no? Pick it up like that. Dito kasi dapat naka-ganyan. So, the only part na pwede niyong i-touch is out of the one that's so outside of the tape. So, ganyan siya. Ganyan siya. Yung iba, pinapayagan kayo na ipasong siya sa gown. Pag close technique, nakapasong siya sa gown. So, ganyan. Tapos, diretso siyang papasok. Okay? Para hindi talaga na-expose yung gown. Pag close technique naman, pwede nyo siyang hawakan sa dulo. Sa dulo lang. And then you can just slide your hand inside. And then like that. Make sure lang na itong dulo, let's say ganyan, crumpled pa siya. Huwag nyo siyang aayusin nang hindi pa kayo nakaklub. Kasi, mahaba kasi to eh, yung sterile na glove. Mahaba to. So, usually yan, naka-fold pa yan ng ganyan. Sa totoong buhay. Naka-fold pa yan. So, ang pwede nyo lang hawakan. So, huwag na huwag nyo hawakan. Kasi, yung pengi nga. Ito si Doktora. Okay. Next. So, pag ganyan, pag naku-glove na to, this one, now you can touch the inside. When you touch the inside of the palm area, pwede nyo nang i-assist yung hand mo. So, ganyan. Okay. And then, slowly put your hand inside. Now, since naka-glove na kayo, pwede nyo na siyang ayusin. Okay. Hanggang makover yung sleeves. At itong kabila. Papasok na gano'n. And then, cover it na. Okay? So, the only thing na pwede i-touch ng non-glove hand is yung outside na didikit dun sa skin. Okay? May tea kasi ito eh, so it's hard to demonstrate. But I'll show you, I'll wear it on. So you can see. Because you have to tuck in the sleeves. I don't know in amount. Sir, nakagbanan ka ba kayo sa amount? Hindi. Or yung tela. The problem kasi with the tela, na surgical gown, which is common in government hospitals, yung sleeves nila, yung siya ganyan, minsan, syempre, na-wore out.
Maluwag yun. Paki-mic niya si doktora. Kawawa naman. Hindi kasi mapapagod ang bibigay. Mahirap magsalita eh. Pag matagal. So, let's say it's, I'm wearing a gown. Magayang meron dyan sa, yan, sa gilid. Dyan. So, kailangan yan. Nakaano na siya. This is what I do. Pakitali mo yung likod. Pakitali yung likod. Hindi. I usually put my hand inside lang. Parang, ano ko siya, security blanket. But I'm not taking the gloves. I'm scared. So what I do is this. I lift this up. Pwede rin, hindi mo pa rin siya pwede i-touch. I lift it up like that. And then I slowly put my finger out. Finger, not the entire head. And then slowly put my hand.